Good evening. Good evening. Ngayon, I have a question. Mamaya na yun. Question agad din, no? Pero pag-aaralan po natin ngayon is sa si Haring David. Sa Psalms 86. Yan. Hindi ko alam kung magiging maiksito, pero kung anong guidance ng ating Panginoon ay doon natin itutuon. 86 yung buo, 1 to 17. Ngayon, familiar naman po siguro tayo sa ano to, sa tagpo na ito, or sa pag-aaral na ito, or sa prayer na ito ni David. Sino yung nakaka... Kasi nabanggit din ito ni Samuel sa 1 Samuel. Diba? Kung ano yung nangyari. Bakit nanalangin ng ating kapatid dito na si David? Sa 1 Samuel, di ba sabi nga? Sa nangyari kasi dito, si David noon ay... ito yung time na... Ano eh? Once na natagpuan siya, papatayin siya. Diba? So, ito yung pakiramdam ni David nung mga panahon na to na sobrang parang corner na siya, wala na siyang magawa. Pero yung ginawa niya, instead na malugmok siya, eh, nag-focus siya kaagad sa ating Panginoon. At makikita natin dito yung ikinanta niya sa ating Panginoon, or yung puso niya sa ating Panginoon, which is sumingi siya ng supplication and trust of prayer of supplication and trust. Yeah. Pero sa ating pag-aaralan na to, apat lang yung puntos na, or i-break down ko siya sa apat. From verse 1 to 17, basahin ko lang po. Mabilis yan lang naman to. Incline your ear, O Lord, and answer me, for I am afflicted and needy. Preserve my soul, for I am a godly man. O you, my God, save your servant who trusts in you. Be gracious to me, O Lord, for you I cry all day long. Make glad the soul of your servant, for to you, O Lord, I lift my soul. For you, Lord, are good and ready to forgive, and abundant in loving kindness to all who call upon you. Give ear, O Lord, to my prayer, and give heed to the voice of my supplications. In the day of my trouble, I shall call upon you, for you will answer me. There is no one like you among the God, O Lord, nor are there any works like yours. All nations whom you have made shall come and worship before you, O Lord, and they shall glorify your name, for you are great and do wondrous deeds. You alone are God. Teach me your way, O Lord. I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. I will give thanks to you, O Lord, my God, with all my heart, and will glorify your name forever, for your loving kindness towards me is great. And you have delivered my soul from the depth of Sheol. O God, arrogant men have risen up against me, and band of violent men have sought my life, and they have not set you before them. But you, O Lord, are a God of merciful and gracious, slow to anger and abundant in loving kindness and truth. Turn to me and be gracious to me. O grant your strength to your servant, and save the son of your handmaid. Show me a sign for good, that those who hate me may see it and be ashamed, because you, O Lord, have helped me and comforted me. Napakaganda ng nung prayer ng ating kapatid dito. Makikita niyo rito yung puso ng kapatid. He is still praising while praying. Titingin niyo rito si Haring David. Yun nga, yung buhay niya nasa bingit na ng kamatayan eh, kung tutusin. Pero ano yung ginawa niya? Nag-praise pa rin siya sa ating Panginoon. Diba? Nag-praise pa rin siya. Ngayon, he was praising at the same time he was praying. When we praise God, we know, of course, when we praise God, we must know God. Kasi kung nagpipraise tayo sa God na hindi natin magpipraise, at hindi rin natin mahihinga ng panalangin, di ba? Praising and
praising and praying goes well together dapat lagi. Hindi lang basta nag-pray ka, supplication, hindi rin ano eh, dapat praise ka eh. If you're praying, you should praise rin. Hindi basta hingi, di ba? Pahingi noon, hindi ganun natin Panginoon. Pero tignan natin, breakdown natin sa apat yung ano, sinasabi ko kanina. Yung verse na tayo, yung chapter na ito, yung prayer ni David. Breakdown ko sa apat. Yung una, titignan nyo, sabi niya rito sa verse 2, preserve my life. Preserve my soul. Preserve my soul sa iba, yung iba life, di ba po? Preserve my life or my soul, sabi niya. Sa verse 4, sabi naman niya, make glad the soul of your servant. Ibig sabihin, sabi niya rito, rejoice my soul, my soul. Ibig sabihin niya dyan, sa verse 4, make glad the soul of your servant, rejoice, O my soul. Sa verse 11, teach me to follow you. Sabi niya, yung mga una lang na, no? Sa 17, sabi niya, show me your sign. Yung apat na yun, i-drenade down ko sa apat na yun kasi kung titignan natin, ito yung parang bumubuo rin sa last time na tinuro ko yung Our Father, Lord's Prayer. Parang nagkaroon rin siyang parallel pattern dito. Pero pag-usapan natin una, preserve my life. Ano yung tanong? Yeah, I have a question. Tanong, ano yung pagkakaintindi niyo sa preserve my soul? Nung sinabi ng ating kapatid na David yun. May ano po ba? Ano ba ang preserve? Preserve. Ibig sabihin ng preserve. Share ko yung Tagalog na kayo. Apo. Sige. Yung Tagalog niya. Sige. Sabi niya, sa verse 2, pagkatapat sa iyo, buhay ko'y ingatan. Lingkod mo'y iligtas sa katahimikan pagkat may tiwala sa iyo kailanman. So, parang ang translation niya sa preserve dito is ingatan. Dito na mag-ingatan. So, pag sinabi mong preserve, pag sinabi mong ingatan, may it as it is, di ba? Ingatan mo kung ano yung natanggap mo, kung ano yung ito, ipag-ingatan mo. At pag nakita mo, pagbalik mo, nakita mo, ganun pa rin dapat siya. Preserve. Or sabihin na maintain. Maintain in its original or existing state. Yan ibig sabihin ng preserve. Pakaingatan mo. Di ba? Why is he making that prayer? Yung line na yon. David was so afraid. Nung sabi niya, preserve my soul, Lord. David was so afraid of the things that were happening around him. Kaya sabi niya sa nang nanalangin siya sa ating, preserve my soul. Bakit? Bakit? Why? Kasi kung titingnan natin sa buhay natin ngayon, wala rin pinagkaiba si David sa atin. Wala rin tayong pinagkaiba sa kay David. Pag nako-corner tayo ng isang sitwasyon, say for example, nagkaroon tayong problema, anong nangyari sa atin? Natetempt tayo. Diba? Natetempt tayo. So, preserve my soul. Yung, nung sinabi ng, nung nabasa ko to, preserve my soul, parang napaka-significant nung sinabi niyong preserve eh. David was not having an ordinary life like you and me. Tignan natin yung ano sa Colossians 3 yata po yan. Basta, kung sino pa yung pwedeng magbasa sa Colossians 3 Colossians 3 yata yan. Basahin ko. 3? Opo. Colossians 3 ba yan? O mamaya pa yan. For you have died and your life is hidden with Christ in God. For you have died. Ba't tayo mag-cancel to? Yan. For ano po? Sabi niyo? For you have died and your life is hidden with Christ in God. Yan. Yung for you have died, yung sinabi kasi ni Paul dyan, yung for you have died, yung flesh kasi natin eh. Pero yung preserve, ano yung preserve ng ating Panginoon?
Yung life, sabi niya. Ano yung life na yun? Di ba yung soul yung sinabi ko kanina? Preserve my life, preserve my soul. Di ba? Kasi ang ano rin natin, we have a choice. Sabi nga, di ba, na makitid ang daan papunta sa langit. Pero maluwang ang daan papunta sa, di ba po? So if we have, kung choice natin yung temptation, kung choice natin mapunta sa temptation, saan pupunta yung soul natin? Di ba po? So we need to ask God na preserve my soul, O Lord. Asking preservation is very important, that God needs to protect our lives. Why? Yan, yun yan. So we may not fall into temptation and not be deceived by the enemy, and our soul will be preserved for Christ Jesus. Diba? Sabi nga, even the elect can be deceived. Diba po? So it's very important to ask God to preserve our soul. It's very important. Nakita nyo, nasa chapter 2 kaagad siya. It's very important. Nasa chapter 2 kaagad siya. Next. Rejoice my soul. Sa chapter 4. Make glad the soul of your servant. It means rejoice. Ano yung significant nun? Sa sinil pong... Pwede po kayo sumagot kung nagtanong po ako ng ano. Sige, sabihin ko. Nung sinabi niyo yung ganun, make glad the soul of your servant. Baka meron po kayong input dito. Okay. Nung sinabi ng kapatid na yun, nung binabasa ko to, sabi ko, make glad. Make glad, nasa bingit siya ng kamatayan. Diba? Make glad. And still, he is asking to the Lord, make glad. Make glad the soul of your servant. He is asking for a rejoice, a joyful heart still. Diba? Tignan niyo yung puso ng kapatid dito. David prayed this when he was so low in his life. He still asked for rejoice to his soul even in the midst of trouble. Diba? So, even in the midst of trouble, we still need to ask joy. Kasi yun din yung ano eh, yun din yung paraan ng natin to overcome fear, to overcome temptation. It is the joy of the Lord. We have to remember yung strength ng ating Panginoon, hindi lang dahil nag-ask tayo na, Lord, give me strength. No. Hindi sapat din eh. But we have to understand yung joy na mararanasan mo pag nalagpasan mo yun. Yung isang bagay. Diba po? It is not just about strength that we need to ask, but it is the joy after we overcome the troubles in our life. It's very important that we take care of our soul. Yan. Do not allow to get our soul in grief. Do not allow to get our soul in silence. Do not allow to get our soul to give up so long. Diba? Kung may problema, wala na. Malulungkot ka na. Hindi ka na atin ng church. O pupunta ka lang sa ibang church. Para mataka, ano. O di kaya, make silence ka na lang. Mananahimik ka lang. O di kaya, kikimkimun mo lang. Or magigipot ka na lang for so long. Hindi naman tayo ano eh. Hindi naman excuse dun eh. Kasi ako rin, nagkaroon din ng mga ganito eh. Ganitong bagay. Pero dumating yung point na yung hindi dapat ganito eh. Ang Panginoon nga, pag nawawala yung isang tupa, di ba? Iniiwan niya yung ano eh. 99. He's glad to find kayong isang tupa. Andiyon yung joy niya. Di ba? Mahirap yun. Totoo siya.
But instead, na mag-grieve tayo, maging silence tayo, mag-give up tayo, we have to talk to our soul. Bakit kailangan natin kausapin ang soul natin? Meron ba kayong verse na naalala? Meron ba? Si David, di ba, kinausap niya ang soul niya? Si David? Sa, basahin niyo nga yung Psalms 42:5. Bakit? 42:5. Why are you cast down, O my soul? Kinakausap niya yung, and why are you disappointed? Hope in God, for I shall yet praise Him, diba? For the help of His countenance. So every time nagkakaroon tayo ng trouble, every time, hindi lang responsibility rin natin na i-remind yung soul natin. Yeah. Hindi rin sapat na hihingi ka na lang kay Lord na hindi mo rin tinitignan yung soul mo. Check yourself, sabi nga rin ni Paul, eh, di ba? Then if you check yourself, you should check your soul as well. Whether if you are in faith or not. Nasaan ba yung faith? Dadala natin yung faith, but once na yung faith bumagsak, ano yung bumabagsak? Hindi lang katawan, pati yung soul, di ba? So it's very important to check our soul also, or to take care of our soul. Remind your soul, ba't ka ganito? Diba? Okay, so sa third, mabilis lang tayo. Sa third, ito yung mga, po, sige po. Napakaganda naman sa sila, sinabi, make glad the soul of your servant. Apo. Yung kagalakan, yung hinihingi niya sa Lord, nasabi na doon sa Lord, Lord, I lift up my soul. Kumbaga, sa kanya na. Kasi kung tayo lamang, we cannot, kailangan talaga natin ang Panginoon sa puro niya. Pero maganda rin yung sinabi mo na yung i-remind mismo, review ko mismo natin yung ating sarili. Napakahalaga po talaga. Yung bang, kunwari yung boss mo masyado kang iniiringan, tapos ikaw naman mamayat may iiringan mo na rin. Somehow na napapairing tayo or nasasagot natin. But we have to still remind our soul, remind ourselves din. Na hindi dapat Kristiyano ako, hindi dapat Kristiyano na ako eh. So, na dapat nandun na tayo sa stage na nun eh. Na nare-remind na natin yung sarili natin. In times of trouble talaga, dun makikita yung maturity ng isang Kristiyano. Kapag nasa isang pagsubok siya, nasa trouble, hinayaan ng ating Panginoon yan, mga Kristiyano, na naidarang tayo sa apoy. Yun nga, para kuminang, di ba? Hinayaan ng ating Panginoon yan. Whether if we are in faith to God or not. Di ba? Pero yun nga, sabi nga rin naman, kung titignan niyo yung pagpat sa katuloy niya, unite my heart to fear your name. Diba? Pag sinabi, unite my heart to fear your name, aalalahanin mo dapat kaagad yung puso mo kung paano mo unang minahal ang ating Panginoon para at least you can walk with the truth. Meron pa po bang dagdag? Yung Holy Spirit na nagre-remind sa'yo. Apo. Kaya natutunan ko kakausapin yung soul, yung sarili. Gatid ko pa, nagkaramdam na sa'yo yung Holy Spirit na nararamdaman mo na mali na yung ginagawa. Kaya ngayon, sinasaliksik natin yung sarili natin. Nakausap natin na hindi ka sa ibang tao tumitig kundi yung sarili mo. Ano ba nagawa mo? Kaya dumadating yung time na pinakausap mo yung sarili, yung Holy Spirit na nandun sa puso. Kasi tayo, mababaw pa lang ang problema natin. Masyado na tayo nagugulantang eh. Eto hindi eh. Bingit ng kamatayan na siya rito eh, kung tutusin eh. Kasi pinapahanap na siya eh. Ni Saul. Bingit ng kamatayan na siya rito. Once na nahanap siya,
Pero yun nga, nagtiwala siya sa ating Panginoon, humingi siya ng supplication. At the same time, he did his part. Just like we do need to make our part then. Check ourselves, di ba? Sa pangatlo, sabi niya, yun nga, check ourselves and rejoice. Don't forget to rejoice to our rejoice our soul to the Lord, di ba? Kahit na sabihin tayo ng ano, ng problema, we still have to praise the Lord. Naalala ko lagi si Kuya Kid, sabi niya ganun, huwag ka mag-dwell sa problema mo kung anong meron ngayon. Instead, tignan mo, ma-excite ka sa gagawin ng Panginoon sa hinaharap mo. Ma-excite ka sa kung anong gagawin ni Lord. Yun ang tignan mo. Huwag mong tignan kung ano yung nandito ngayon. Ma-excite ka dapat kung anong gagawin ng Panginoon. Or alamin mo kung anong pinapagawa. So, yan, mamaya yan. Dadaanan natin. Alamin, no? Mamaya, dadaanan natin. Maganda po yan, maganda po yan. Sa pangatlo, sabi niya sa 11, teach me your way, O Lord. Ito, maganda to. Medyo mapapahaba tayo ito. Pero, ano naman. Yan. Teach me your way, O Lord. Kaya, tanungin natin sa sarili natin, are we teachable? Are we teachable? Diba? Minsan, hindi, no? Madalas. Madalas. Hindi. Are we teachable? Kasi magbibigay tayo ng comparison between teachable and unteachable heart. Or unteachable spirit. Yan. Are we teachable? Tanungin na lang natin sa ating mga sarili yan kung are we teachable or not. Yan. In general, tignan natin po. Mas madalas hindi. Oo, oh, effortless nga eh. Kaya nga, sabi ni Kuya Eric, yung pag-aaron natin kung ano, hindi na mabilang to gano'n na karami kahit sa isang kwarto. So still, ganito pa rin tayo. Meron mga pagbabago. Pero mas marami pa rin. But we still, yun nga, ang in-aim nga kasi natin po rito is to be Christ-like. Though hindi naman talaga, ayoko naman i-justify na tao lang eh. Hindi, hindi pwede. Hindi pwede. Minamak mo ang Panginoon pag ganun eh. Tao lang. Pwede. Pero tingnan natin, i-generalize natin. Sabihin ganito na lang. Sa school. Pinapasok mo yung anak mo, yung kapatid mo, pagbalik galing school, tatanungin mo, ano na pag-aralan mo? Sasabihin mo, wala. Hindi ko alam. Pangalawang araw, ganun pa rin. Pagbalik, wala. Hindi ko alam. Pangatlong araw, ganun pa rin. Wala. Hindi ko alam. Pangapat na araw, tinanungin mo, wala. Hindi ko pa rin. Ba't ka pupunta ng school? Bakit ka pumupunta ng school? Kung wala ka rin palang napag-aralan. Diba? Bakit ka pupo? Bakit ka pa? Simula pa lang. Dapat i-ano mo na yung bata na pupunta sa school para may alam na siya kaya siya pinapapasok. Ganun din po tayo. Sa church, alam natin, every Friday pupunta tayo, alam natin kung bakit tayo pupunta. Hindi dahil sa kapatiran, hindi dahil nakakaya sa mga leaders, hindi dahil sa tao. That is the importance of reminding our soul. Yung para sa ating Panginoon. And not only sa church. Kasi yung katawan natin, church na rin po yan eh. Dala-dala natin yung church. So every time, kung saan ka pumunta, ang nakikita dapat sa atin, di ba? Yun nga, yung liwanag. Pero, kung babalikan natin yung is your spirit teachable, makukulit pa rin talaga tayo, no? Pero halit tulad na nga lang doon sa eskwelahan tsaka bata, parang ganun tayo eh. Pagpunta ng church, napakatino. Paglabas ng church, wala na. Anong pag-aralan mo? Wala. Pagpunta ng church, ayan, kinig. Paglabas ng church, wala na naman. Di ba po? So, titingnan natin dito, parang kung ganun na lang nangyari, anong mangyari sa'yo? Repeater. Magiging repeater ka na lang, hindi ka na mature. Pag sinabi mo kasing maturity, mature, nag-ano ka eh.
tumataas yung grade mo eh. Grade 1, grade 2. Eh, paano pag ganun? Repeater ka talaga. Babalik ka sa gatas. Babalik tayo sa gatas. Hindi naman ako nun. Pero, yun nga. Hindi naman, dapat pinagpipray din natin yung maturity rin natin. Kasi talaga, ini-aim natin yung maturity natin. Dumiting yung point na we are hungry to something like this, pagturo. Ngayon, konti na lang naman. Teachable person is not defensive. Or a teachable spirit. A teachable spirit allows others to speak the truth. A teachable spirit seeks the wisdom and knowledge. A teachable spirit abandons foolish decisions. A teachable spirit drives out rebellion. Titignan natin sa Proverbs 1:7, sabi niya, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction." Maraming tao na pagdating, ito pa isa, i-allow natin, mas maiging i-allow natin yung mga taong nagkakaroon ng criticism sa atin. It opens something sa sarili natin. It opens something talaga. Makikita, kasi ikaw, nakikita mo ba to? Yung dumi mo rito? Hindi, no? Makikita mo to? Umuta mo rito? Hindi, di ba? So, it opens something. It's up to you, it's up to us kung paano natin tanggapin yung mga critic nila and turn it into something joyful. To praise the Lord, di ba? Ayan, do we have a teachable spirit? Proverbs 7, sabi niya, do not, Proverbs 3, verse 7, sabi niya, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. Mahaba na po ba? Sabihin niyo lang po kung ano. Yung unteachable heart naman, sabi niya sa mga unteachable heart, somebody is preaching. Napaka-basic itong mga to. Kunwari sa mga, hindi kunwari. So, napaka-basic sa mga unteachable heart, unteachable spirit. Napaka-basic sa church na lang. If somebody is preaching, anong notes. Hindi tayo nag-notes. Ako din. Nayaano ko doon. Tamado ako doon. Tinamaan din ako doon. Nung inano, nire-review ko to. O nga, no? Napaka-basic. May nagtuturo, hindi man lang tayo mag-notes. But, hindi rin natin sinasabi na notes na in-notes natin sa buhay natin, sa puso natin. Diba? Kung ano yung tinuturo rito, isunusulat natin sa puso natin yan. Pero mas maigaw yung notes natin na. Pero huwag naman natiling nasa shelf lang yung notes natin. Yun nga, dapat nasa puso yung notes na yan. Para magamit natin. Anytime lumabas tayo ng church, nandyan lang yung notes na yan. Mare-remind natin ang ating sarili. Doesn't read the Bible. Diba? The unteachable spirit doesn't read the Bible. Yan. Why? We think we know everything kasi. Ganun naman ang tao eh. Ah, alam ko na yan. Alam ko na yung verse na yan. Ah, hindi. Ang Biblia kasi buhay eh. Meron at meron kang makukuhang aral eh. Meron reflect sa buhay mo eh. Salamin nga sa buhay eh. Unteachable spirit don't ask questions. Parang sa classroom. Yung spellahan kanina eh. Siguro kaya walang napag-aaralan yung bata kasi hindi nagtatanong. Nakikinig na lang pero lumalabas sa kabila. Yan. It doesn't seek one-on-one guidance. Yan, sa parents, sa mga kapatid, sa mga panganay sa inyo, sa mga elders, leaders, pastors. Yan. But a teachable spirit is willing to learn. It is willing to learn. Doesn't listen, but they talk. Yung alam mo yung sila na lang yung nagsasalita, ganun. Gusto lang silang pinapakinggan. Pero pag ikaw na yung nag-share naman, ayaw ka nang pakinggan. Okay. May nagkakaroon pa ng debate. And doesn't take any criticism. Resist to go out of the comfort zone and always seek for an easy
path. Yan. All these are seen in me and in you, for sure. Hindi, marami pa. Meron ako niyan kay Red, for sure. Pero, kailangan natin i-submit ito sa ating Panginoon. And lastly, show me your sign for good things. Sinasabi ni Kuya kanina. Diba? Show me, yung sa 17 po yan, show me. Why did David asking for a sign? Why? Baka mayroon ka idea, Kuya, kasi nabanggit mo. Yeah. He wants that to be made evident in his own eyes. Hindi ibig sabihin na nag-asa ko ng sign kasi parang wala akong pananantunan tayo sa'yo. Parang ganun. Kailangan ko muna ng ebidensya. Hindi. Lahat naman tayo eh. Pag nag-asa tayo ng something, ng pagpapala, parang ano eh, parang andun yung urge, andun din yung hindi lang feeling eh, yung urge natin na makita yung pagpapala na yon. Andun pa rin yung point na dumarating tayong punto na kailangan ko makita. Ano kaya yun? Na-excite pa nga tayo eh, kung ano yun, di ba? Yun. Pero bakit? Bakit? He's asking because I don't. When he blessed us, Lord, when he blessed us, we want to see that blessing, correct? Pero ano? We want to see that blessing para mapagpala rin yung iba. It is your proof na merong Diyos ng buhay. It is your proof na merong Diyos ng protekta sa'yo. It is your proof na hindi ka iniiwan ng ating Panginoon. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon in trouble. Na kahit nasa trouble na tayo, nasa bingit na tayong kamalayan, ganyan. Na once na gumalaw ang ating Panginoon, pinagpala ka o iniligtas ka, kung ano man, it is your proof na merong Diyos kang kasama. And from that proof, hindi natin alam. Baka meron ding isang taong mailigtas. Ang buhay nga ng Kristiyano, hindi lang dapat, minsan sa galaw, kilos pa lang, di ba? Nakikita na lang ng Kristiyano. Kristiyano ito. So, yun lang apat na breakdown natin sa prayer ni David. Preserve my life. Make glad the soul of your servant or rejoice my soul. Teach me to follow you. Show me your sign. Pero minsan kasi sa mga apat na ito, minsan nag-fail tayo eh. Natetempt tayo agad. Pero yun nga. Day by day, dapat nachichipo po yun. Magkaroon tayo ng puso na parang si David, na every time kahit nasa bingit na kamatayan, Lord, help me. Hindi siya tingin ka agad siya kay Lord. Yun. Yun yung maganda kay David. So, nakatanong. Sa criticism, tama naman na kailangan ready tayong tumanggap ng criticism eh. Gayun pa man, hindi kasi ginagamit ng Biblia yung criticism mula sa isang Kristiyano eh. We are not really to criticize. Kasi kahit kayo, basahin nyo yung Biblia. Hindi sinabing, hindi iniutos ni Paul na, kaya mga kapatid, criticize yung mga dapat na criticize. Ang term admonition. Ang world, ang mundo, 'yan ang ginagamit lang term criticize. Criticize. Pero sa Bible kasi sa ating mga Kristiyano, we must admonish each other. Ang ibig sabihin kasi ng admonition, nagagawa mong inilalahad mo yung hindi mapagsang-ayon sa isang bagay in a good way. In a good way. Constructive po siya. Ano, kapatid, ano, hindi maganda yung ano eh, yung way ng pagkakagawa niyo or what. Constructive yung... Yung baso pang nilagay, nalalagdag eh. Hindi maganda yung pagkakaano. Admonition. Pag-criticism kasi iba eh. Pangit naman ang pagkakagawa mo niya. Ang bira mo, paglagay ko ng baso, bumagsak. Iba yung criticism, iba yung admonition. Kahit basahin niyo yung Biblia, itinuro na we must criticize each other. Yung mundo ginagamit yung word na yan, yung terminology na yan. Pero admonish, yes. Sampater ba yan? Admonish each other about these things. Kung titignan nyo sa dictionary, pareho yung meaning nila eh. Pero yung admonition kasi with love.
saka yun ang ginagamit sa Biblia form kapag Kristiyano ang mga pinag-uusapan natin. Ang mundo ay kikikriticize tayo. Tanggapin natin yun sa tulong ng Panginoon. I-convert natin into fuel para lalo tayong maging mahusay, maging magaling. No? Okay lang, sige, i-criticize nila tayo. But we, brothers and sisters, we admonish each other. We do not criticize. We do not criticize. Kasi yung term na nga, critical eh. Kita niyo yung word ng critic. Critical, criticism, you know, criticize. Iba eh, iba yung dating niya eh. Admonition, dun tayo sa part na yan. Pwede naman natin sabihin hindi tayo isang ayon sa isang bagay, sa isang design o sa isang event nang hindi natin kinakailangan kumbaga masaktan yung tao eh. Yung world kasi ganun sila eh. Criticize na naman, pambira. Sa akin, admonish. Sabihin natin yung hindi natin pagsang-ayon sa isang bagay with love. And that is admonition. Siyempre, dapat backed up din ang katotohanan. Hindi yung feeling mo lang kasi hindi ko taste it. Ayun naman kung 99% ng simbahan taste nila yan, eh ako hindi eh. So I admonish hindi siya matutuloy. Pero hindi wala rin selfish ano doon siyempre. Yun ang siguro depende rin sa tao na sasabihan. Admonition. Sisisip niya sa mga hindi din siya good heart. Kasi hindi ba dadivert niya sa sinasabi. Sabagay, pwede rin mangyari yun na even though admonition yung binibigay mo, pangdating sa kanya, criticism. Then, ang ipag-pray natin ng Lord, kausapin mo po yung tao, na yung sinabi ko naman, it's not really criticism, kundi admonition, kasi merong something na kailangan baguhin o mas ayusin. Ay, natuto tayo ah. Ngayon, alam natin ng critic tsaka admonition ah. Ako rin, nawinig ko, first time kong ma... Ako, nasanay na ako doon noon pa. No. Pero I stand kasi corrected. Wala, hindi madaling tanggapin yun, pero yung pinag-aralan nga natin magkaroon ng teachable heart. Kasi masusubok mo yung talagang meron kang teachable heart, especially kung harsh. Apo, harsh apo. Yung puna. Apo, totoo yan. Mas masusubok ka dun, no? Kasi nasubukan ko na yun, nagsisimula pa lang ako mag-message. Meron talagang nasabi sa akin, Kuya Elit, yung mensahe mo, ano eh, hindi naman yung message eh. Parang PowerPoint presentation lang yun eh. Talagang diretso yan, sinabi sa akin gano'n. Inano ko yan, kapatid, hindi ako nagalit actually. Hindi ako, I don't know kung ano yung naging motive nila nang sabihin nila yon. Pero for me, na-challenge ako doon. Kino-convert ko lagi sa challenge. So, gayo ko nga naman. No? Why not? It'll change. Diba? So, kasi nangyayari na nag-i-criticism sa isang tao, especially, na nasasagi mo pa nilang comfort zone. Kaya nag-ibingan sa kanila. Hindi nila na napagal ko. Ano yung ibig mo sabihin? Mabago na. Kasi kung titignan niya rito, hinuli, parang nasa bandang huli na yung teachable heart. Teach me, sabi niya. Kasi lahat nung nasa simula, parang ano eh, nung simula sa prayer niya, hindi magaganap lahat ng mga yun kung ang puso niya defective. Kung ang puso natin, hindi teachable heart. Hindi mangyayari lahat ng pinagpipray niya, hiniling niya na yun kung ang puso niya natin mismo, hindi teachable heart. Narinig ko rin dati yung ano eh, yung pag ako ang nagme-message umaalis or hindi nakikinig. Lahat yan, mga kapatid, to be honest with you. Hindi dumadalo, hindi nakikinig, or, you know, iba pa rin yung reception. Okay, ako, okay lang, yun ang ano nila eh, tingin nila. But me, i-convert ko na lang yun. Yung pamalo nila, i-convert ko lang bilang panggatong na lang. Fuel. No? Fuel, para lalo akong mag-move on. Anyway, yun nga, pag meron teachable heart kasi, even though criticism yung narinig mo, ikaw na lang, yourself na lang, i-convert mo lang into admonition. No? Pulutin mo lang yung positibo dun sa mga sinasabi. Yun nga. It will help you, no, at the end. No? Kaya yung sinabi kanina po sa pag-aaral, a teachable heart is willing to learn. It is willing. Andun yung will natin na tanggapin kung ano man yung mga sinasabi nila. Convert lahat. For the glory of God din lang po eh. Yung kasi kung magiging talo ka rin, kung ikaw rin magagalit, talo rin tayo matatalo. Diba po? Kung nagalit tayo sa mga sinasabi nila o critic ng mundo. Still, salamat po sa correction ni Pastor. Para sa mga anak, diba? Yung sasabihan ng anak. Kasi ano nila, ala naman nila,
pag inaano sila, kalaban sila, hindi nila pinapakinggan. Ano tama naman na para sa iyo. Dapat po. Kung nakikita kong nakapaganda ka na, pag pinasa kasi natin yung mga sulat ni Paul, yung una, part, encouragement. Paano ka eh, di ba, sabi nga, pag pinasa mo yung sulat ni Paul, ikaw yung babasa, hindi mo, kumbaga, maiinganyo ka, nabasahin, kumbaga, tapusin. Kasi yung una ng sulat mo, encouragement, salamat sa ganito, greeting, hindi mo pa, may mention of you in the prayer. Ganun. Tapos yung later part, sa huli, doon niya, ibibigay yung review. Ito, ganito, ganito kayo. Pero nauna yung encouragement. Nauna yung ngayon at nandito. Ganun din naman tayo. Yung nabanggit ni Kuya, yung critics ng mundo, wala yun. Normal yun eh. Ang nakakalungkot, yung nasa loob. Yan ang tagay. Yung sa loob, kumbaga. Nga lang, katulad ng sinabi ni Kuya, sige lang, sulong lang. Kunin mo yan, tas yan eh. Challenge na po. Kaya nga po yun. Magpatuloy. Kasi, walang ibang matatalo. Tayo rin. Sarili rin po na. Tayo rin. Sabi nga, it's a matter of choice. Choice natin kung magiging marungkot. Choice natin kung magiging masaya. Naalala ko yung phase 1 ng isang parang about the Lord Jesus Christ. Sa mga tao ba ba ito kayo? Meron. Kapag criticism siguro, you are, even if you are in authority, meron kang cage to Jesus. You hurl stone. Meron tayo. Tama lang yung gagawin ko. Ipukulin ko siya. Yun yung criticism. Pero yung admonition, yung pinakita ni Lord. Diba ang sabi niya? Go. Kung sigur mo. Nandroon yung ano eh. Yung encouragement. O encouragement. Push. At alam na nung babae, yung kamalian. Pero maganda ng wordings na meron na natin. No? Bago yung full of compassion. Bago yung sin no more, yung great. Yeah. An example, ay ibang admonition sa criticism. Though you are in authority or in society, dapat katulad ng ginawa niyo. Ano rin, ang ganda yung sabi ka nila. Kung tayo kasi yung kung possible heart, kumbaga, hindi ganun ka-sensitive. Nangyayari kasi kapag video sensitive na sabi nga, kahit na ang dating ay criticism, i-take it yan at bullet point. Kasi meron kang convert mo. Kahit talagang criticism na yung binibigay sa'yo, i-convert mo lang. Kasi nga, kung yeah, ano natin, kung sasabayan, wala tayong pinagkaiba. Tayo yung talo. Yung one that thing na dapat meron tayo is chan against sa mga hindi Christian, yung realization ng mga pagkakamali. We will. Pero yung realization, nakatulad ng mga na-encounter ni Lord, pero may realization, missing sila. Yung dapat may ganun. And from that, positive ang looks natin sa natin. Naalala ko, it all boils down to pride talaga. Kung iaano natin, kung isa-sum up natin, hindi mo magagawa yun, yung lahat ng gabi yun, kung puro pride. Yung may magiging pag-ibigit mo. Pride talaga, hindi sinusunod mo sa paano. Naalala ko rin na yung mga salitang ano ba, yung questioning that you criticize God. Hindi ka naman nag-aral sa seminaryo eh, saan ko ba nag-aral? Yun na gano'n. Kung sa labas mo maririnig yun, maintindihan mo kasi ang believers eh. Pero kung mga kasama mo sa simbahan, actually parang 100 times na sakit yung pagtutusin. Sila Peter ba?
Still, you know, kung alam mo naman na you're doing your best sa tulong ng Holy Spirit to serve the Lord. Then again, hindi siya mabigat. Oh, anggapin mo lang bilang challenge again. It's a challenge. Oh, okay. Hindi na nakikita na galing din naman sa Lord yung nalalaman ko. Okay, let's wait. Magpagamit ka lang later on. Let them see. No, let them see. Ako, na-experience ko na yun. Pero ang tunay na mensahero na addicted. Ibig sabihin, hindi ako addicted. Yun ang minsan hindi alam ng iba, no? Na yung mga ginagamit ng Lord sa mga gawain. Maraming nagkikriticize dyan sa lahat ng mga ginagamit ng Lord. Pero we're just keeping it in our hearts. Ang Panginoon lang at mga leaders, ang mga Panginoon na lang nagkakaalaman. And we're doing something about it. Yun yung ano sa akin yun, nung narinig ko yun. Kailangan ko magsaliksik. Kasi kung ano, kung naging sensitive ko, ayaw ko lang tumayo. Ganun pala eh. Pero sa Lord nga, ang loyalty natin mga kapatid sa Lord. Kasi kung loyalty natin sa tao, yung baba. Different title. Ano eh, ano naman eh, ginagamit rin naman ng Panginoon yung mga bagay-bagay na hinahayaan niya lang talaga. Bilang Kristiyano, hinahayaan niya yung mga taong nagkikritisize sa atin. Gaya ng kanina, it's a tool, it's a fuel for us to go, be mature. Hinahayaan ng Panginoon yun. Ngayon. Meron pa po ba dito sa... yung prayer ni David na yan, nasabi ko na dati, pero yan yung tinatawag ng mga spontaneous prayer na nilalad nila yung nararamdaman niya talaga. Lord, ang tagal ko na nagpe-pray, parang hindi ko kayo nakikinig. Hindi ko mo sinabi ni David yung nagkakasala siya. Nagiging honest lang sa Lord. Hindi na yung prayer niya, di ba? Ano, sakin mo yung tenga mo sa bed. Incline your ears. Hindi ko mo tayo naglalahat ng nararamdaman. Mas gusto nga ng Lord yun, nagiging tapat tayo sa Kanya. Lord, alam nyo, ang tagal ko na kung pinagpe-pray ko sa inyo, wala pa po nangyayari. Nalulungkot ako, Lord. Hindi ka nagkakasala noon. Sinasabi mo lang yung nararamdaman mo. Anyway, kahit naman hindi mo sabihin, alam naman ng Lord, di ba itatago mo pa? Di ba? Yun yung magandaan ng ganyang klase ng prayer ni David. Kung ano talaga nararamdaman niya, sinasabi niya. Tapos at the same time, maya-maya, kung babasa yung binasa natin na yan, pabago-bago nga siya eh. Yung una, sabi niya, nakakalimutan na yata ng pag-uho ko. Maya-maya, maraming salamat Lord, binigyan mo ng presya. Tapos, mayroong flashback, naalala niya yung ginawa ng Lord sa kanya ng nakaraan, paano siya tinulungan siya sa problema. Ganon siya, kung titignan niyo yung mga prayer ni David, hindi lang yan. Ganon siya eh. May reklamo, mayroong praise, mayroong flashback. You know, ganun siya eh. You know, totoo kasi siya eh. Totoong tao sa harap ng Panginoon. So sa atin naman ganun, kung sakali naman, kung ano talaga nararamdaman natin, sabi natin sa Lord, wala naman nalilingit sa Kanya eh. Lord, naiinip na ako talaga, Panginoon. Sabi mo sa Lord. Maintindihan niya, kung tao siguro hindi maintindihan. Sobra kang magsalita na pinasabihan mo ang Lord ng ganyan. May kinabutan ka lang. Pero, ama kasi siya eh. Ganun talaga eh. Ilagay natin, intimate nga po. Kasi kung ilalagay natin yung sarili natin dito, kasi gano'n, inaano ko eh. Sabi ko, parang namang tao lang yung kinakausap. Pero hindi tao, syempre Panginoon. Pero parang kaharap niya lang mismo yung kausap niya rito kasi eh. Kasi heart to heart sila kung mag-usap eh. Kaharap na lang niya eh. Ang ganda lang nung verse 17. Kasi si David, he is very sure yung sa katugunan ng ating Panginoon. Humingi ng sign, pero yung sabi dun sa because you, O Lord, have helped me and comforted me. Alam niya, kumbaga hindi siya yung nag-aalinlangan. Sa 7 po, mababasa niyo po yan sa 7. Sabi niya rin kasi sa 7, In the days of my trouble, I shall call upon you, for you will answer me. May assurance. Alam niya po yan. Yung kasi nga yung mga outpouring of the heart. Especially kung kailan ng Panginoon na mag-ausap. Inlabas mo na lahat. Yung naiinip ka, or may nayayamot ka na yata, or what. Sabihin mo na diretso sa Panginoon. Sabihin mo na yung nararamdaman mo talaga.
hindi ka nagkakasala nun. Nagiging honest ka pa nga sa Lord eh. At gusto niya yun. Kasi ito yung specific na mga bagay na kailangan niya. Kaya, kumagat, meron naman tayo pag nanalangin kung ano talaga yung ating. Diba, may time na, halimbawa, may bigla ang tulad kanina, yung tiyo ko, pinalita ng kapatid ko na stroke ng ating ataw. Ganun ka agad, yun yung pangangailangan mo. Yung direct na ito yung healing. Wala nang sikot-sikot.